Hello po, this is Kuya Kaloy sa aming munting tahanan at ngayon ay magluluto na naman tayo ng isang masarap na pananghalian. At ito ang chicken curry. Yan! Kaya halika na po at magsimula na tayong magluto. Ito po ang mga ingredients na gagamitin natin para sa pagluluto ng ating chicken curry. Siyempre, kailangan natin ng manok. Ayan po, at sariwang sariwa. Kabibili ko lang yan sa aming palengke. Ito ang curry powder. Lalagyan din natin yan ng gata. Ito yung unang piga. At ito naman yung pangalawang piga. Tapos, lalagyan natin ng patatas, carrots, bell pepper. Siyempre, gagamit din tayo ng bawang, sibuyas. Ito, yan yung tinatawag na luyang dilaw or turmeric sa Ingles. Lalagyan din natin ng chicken cube para mas maging malinamnam. Gagamit din tayo ng asin, durog na paminta, at siyempre, kakailangan natin ng mantika. Yan, at magsimula na tayo ngayong magluto. Ito, at hugasan muna nating maigi ang ating mga manok. Dali ng mga dumi. Yan. At maghiwa muna tayo ng mga gulay. So, ito po. At nahiwa ko na ang mga gulay. Kaya, yan. Ready na tayo magluto. Ayan. Turn on the fire. Ayan. At painitin muna natin yung saglit. Ito, at mainit na ang ating kawali. Maglagay tayo ng katamtamang mantika. Ayan. Pag mainit na, simulan natin sa bawang. At antayin lang natin yung mag-golden brown. Alright, ngayon naman, lagay natin itong sibuyas. At lutuin muna natin maigi hanggang lumambot yan. O, ngayon naman, ito, ilagay na natin ang ating luyang dilaw. Napaka-healthy luyang dilaw. Napakaraming health benefits. Nakakatulong daw ito sa kung ano-ano mang sakit ng ating katawan. Yung may mga gout dyan, ito daw ang gamot, kagaya ko. At lutuin muna natin maigi to. Okay, at sa pagkakataong ito ay ilalagay na natin ang ating manok. Tapos ang gagawin natin dito, haluin muna natin ng maigi. Yan, oh, kita ninyo ang ganda ng kulay dahil yan sa luyang dilaw
Ngayon, ang gagawin natin dyan ay tatakpan natin at lulutuin natin ng medium heat lang. Siguro mga 15 to 20 minutes para makasigurado tayong lutong-luto ang loob ng ating manok. Yan, at babalikan natin yan makalipas ang 20 minutes. Ito, at i-check lang muna natin saglit, tapos ang gagawin natin ay kailangan kasi balik ka rin eh. Para yan oh. Yung kabilang side naman ang maluto, at syempre para maiwasan nating masunog. Yan, grabe. Dahil sa turmeric o sa luyang dilaw, kasama na yung sibuyas at bawang ay napakabango na. Wala pa akong nilalagay dyan na pangpalasa. Yan, at ito, at takpan muna natin ulit. Babalikan natin yan maya-maya. Alright, ito, at balikan natin. Makalipas ang 15 to 20 minutes, ay ito na ang nangyari. Oh. Wow, napakaganda ng kulay. Lumabas na ang kanyang mantika. Nakakatakam. Ngayon, ang gagawin natin ay ito. Lalagyan natin ng ito yung pangalawang piga ng gata. At palalambutin pa natin yan. Papakuluin natin ng 5 minuto. Yan. At habang pinapakulo natin yan ay ilalagay na natin tong chicken cube. Yan ang sikretong pangpalinamnam. At takpan muna natin. Alright, ito na siya. Makalipas ang 5 minuto. Ngayon, ang gagawin naman natin ay ito. Ilalagay na natin tong unang gata o yung tinatawag nilang kakang gata. At tapos ito naman yung bell pepper. Ito ilalagay ko na yan kasi yung mga bata ang gusto nila ay lutong-luto itong bell pepper. Tatakpan natin yan at lulutuin pa nating maigi ang manok. Siguro mga 5 minuto ulit tayo magantay. Ito, at makalipas muli ang 5 minuto. Wow, napakabango. Ganito na po ang itsura niya. Ito naman ang gagawin natin ngayon. Ibubuhos na natin ngayon ang curry powder. Haluin muna natin maigi para hindi magbuo ang nilagay nating curry powder. Ito na. Malapit nang maluto ito. Ito, pagkatapos nating haluin ay ilalagay na natin itong carrots. Tapos ilagay na rin natin itong patatas.
Haluin natin ulit. Hop, ito. Gagawin natin. Takpan muna natin ulit. Magantay uli tayo ng 3 to 5 minutes or kung hanggang kailan lumambot ang inilagay nating carrots at patatas. Ayan po, at habang inaantay nating maluto at lumambot lang ng konti ang inilagay nating gulay, ay magkwentuhan muna tayo. Siyempre, sa pagluluto, ugaliin nating maghugas ng kamay from time to time gamit ang sabon, at ang ating kusina, ang ating kitchen, panatilihin po nating malinis before and after nating magluto para nang sa ganon tayo at ang ating pamilya ay makaiwas sa sakit na dulot ng germs, bacterias, and viruses. Yun lamang po, at balik tayo sa ating niluluto. Alright, ito po, at habang tuluyan nating hinihintay na lumambot lang ang gulay, ay maglalagay naman tayo ngayon ng salt and pepper. Ito, at lagyan natin ng isang kutsaritang asin. Mabuti na yung konti lang muna, dahil pag marami ang inilagay natin, pag sumobra yung alat, hindi na natin mahahabol. Tapos, ito naman, ang kapares ng asin. Pamintang durog. Tapos, haluin natin para hindi magdikit sa ilalim. Wow, grabe. Ibang klase itong ginawa nating chicken curry. Napaka-healthy. At napaka-creamy. Ito, gawin natin. Tikman natin. Wow! Champion! Sakto lang yung kanyang alat o ang kanyang linamnam. Medyo manamis-namis dahil sa inilagay nating gata at lasang-lasa ang curry at ang luyang dilaw. Kaya alam na ang kasunod nito. It's eating time! Ito, at maya-maya lang ay maghahain na tayo. Kaya sanayin natin ang ating mga anak, ang ating pamilya na kumain ng mga healthy pagkain na may kasamang gulay para lumaki silang malakas at malusog. Yan! Yan! So finally, natapos na, naluto na ang ating chicken curry o ang ating version, ang ating creamy chicken curry. Yan! Ito po, at kakain muna kami. Ayan po, at kakain muna kami. Happy na naman ang aking anak dahil masarap na naman ang aming pananghalian. Yan daw ang chicken curry. Siyempre, at masarap pa rin ang kainan pagsama-sama ang pamilya. And once again, this is Kuya Kaloy sa aming munting tahanan. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. At hanggang sa mga susunod na mga videos pa natin gagawin. Yun, maraming salamat po at paalam. Bye-bye! Wait for it. I'm Kyra Miss Jackson.